Hi guys, welcome back to my YouTube channel again. This is BM Gaming TV. And today, pag-uusapan natin si Elemon.io. So, by the way, if hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and also hit the notification bell para lagi kayong updated pag may panibago tayong upload. Let's go! So, hi guys, welcome back sa channel ko, no? By the way, nakita ko tong game na to and meron din nag-recommend sa akin na i-review tong game na to. So, it looks promising kasi. But then again, we will be fair on reviewing this project kasi bagong project to, mainit-init pa, no? Kalalabas lang. And we will be able to see kung gaano ba kadedicated yung team na to sa game na create nila, no? Mamaya makikita natin yan sa white paper and also sa mga information na nandito sa site nila. But anyway, no? If hindi ka pa nakasubscribe, please naman guys, mag-subscribe na kayo, no? Kasi kung makikita nyo dito, 91% yung di nakasubscribe. So, subscribe na kayo dyan. Ambag nyo na yung subscribe button. Libre lang naman yan. And also, hit nyo na rin yung notification bell. But anyway, hindi tayo financial advisor or anything such. So, please do your own diligence about your investments. And also, if you're going to join an NFT game, make sure na hindi kayo all out or hindi galing sa savings nyo. Make sure na extra nyo lang i-invest nyo para hindi masakit pag nawala. But anyway, it's still money, so be responsible with it. Okay? So, review natin to, no? So, Elemon.io, ito yung website niya. And then, kung makikita nyo, may animation ka agad, no? So, ito yung siguro, ito yung monster natin. Then, ito yung kalaban, no? Or maybe PvP to. So, trailer pa lang naman yan. So, makikita naman natin dito na they are planning to release the game sa Google Play, Apple Store, and also sa web browser. So, we have options to play at the comfort of our home. So, maybe sana marilis yan, no? Sabay-sabay para at least kapag ka pwede nang laruin, eh, pwedeng nakahiga ka habang naglalaro. Kasi, di ba, yung ibang games, eh, kailangan mo nakaupo sa upuan, nakatutok sa computer. So, this one is different, no? By the way, basahin natin, no? Si Elemon is inspired by the mysterious and beautiful world of Elematris. Hindi naman natin alam kung ano yung Elematris na yan, no? So, ano daw yung mission nila? Is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way. So, yun yung introduction nila, no? So, binasa lang naman natin. Wala namang iba doon. So, punta tayo dito sa simpleng trailer nila, no? So, ideal RPG game. So, most likely, parang ano, parang, what do you call this? Parang Itam or yung ibang RPG games na mapapansin nyo sa NFT world right now. Like Dragonari. So, pwede nyo rin kasi siyang iwanan, eh. Okay? So, so, kung nakikita nyo, naglalaban yung dalawa. Hindi natin alam kung sino yung enemy, sino yung ano, eh. But since ito yung nasa trailer, malamang ito yung characters natin, no? And then ito yung NPC. Pwedeng ganun, eh. Pero ito, may pagkakahawig to, eh. Parang hawig to ng nakalimutan ko yung pangalan ng game. Pero may hawig yung character niya, no? I'm hoping na hindi sila, parang Etermon yata yun. Tingnan natin, ha. Etermon. Eto. Tingnan natin. Parang may pagkakahawig kasi siya. So, ayan. Login tayo dito sa MetaMask natin. Parang may pagkakahawig yung character niya dito. So, tingnan natin, no? Kailangan pang isign. Sign natin yan. So, so, yan, no? Parang may pagkakahawig. Kung mapapansin nyo, may pagkakahawig yung character na yon. Tinan nyo to, ha? Parang may pagkakahawig lang. So, I'm not really sure kung iisa lang yung developer niya, guys, no? Okay, kung makikita nyo kasi dito, napin natin yung wala pang effect. Yan. So, kung makikita nyo, parang may pagkakahawig silang dalawa. So, you know, para may pagkakahawig sila. Siguro, isa lang yung developer nito or possible na isa lang yung source na pinagkuhanan. So, we'll never know. Okay, pero Etermon kasi isa rin to sa mga game na nakita ko. And may free character sila, no? Anyway, prinomote na natin bigla yung Etermon. But anyway, dito wala namang bayad. So,
hindi natin alam kung same sila with Elemon na wala ka nang babayarang amount para makapag-start. Okay, kasi sa Ethermon, guys, meron libreng tatlong character. And then, alam ko, before, pag nag-sign up ka sa Wax Wallet mo, no, may makukuha ka pang additional 2 characters. But, hindi natin siya itatakel dito ng mas detailed kasi gagawa na lang natin siya ng another video, no. But anyway, napansin ko lang kasi na medyo may pagkakahawig yung characters dito sa Ethermon. So, kaya natin siya na-brought up. Alright? Now, punta tayo sa play-to-earn mechanics nila, no. So, excuse me. Anyway, nakikita natin dito na may PvP arena sila or yun nga parang sa Axie Infinity may PvP rewards and then may idle campaign. Okay. Guys, sa mga gumagawa po ng ganitong projects, no, for those, mag-English na tayo, guys. For those who are creating these projects, please make sure that you always double check the spelling on your website. Okay? Because these small mistakes can affect you greatly. Alright? Please make sure to check everything before you make it live. Right? I'm not saying that you should be perfect, but then again, if you're serious about the project, you won't bother like a minute or two rechecking the website before you post it. Okay? I hope you understand. Because we are investors. We're also meticulous when it comes to how the website looks and also if you have mistakes, we will be able to notice it right away. Okay? So, this is just a feedback and I hope you accept my criticism about the website itself. Okay? But the website looks good so far. So, anyway, no, tapos na tayo mag-English. Tinan natin yung ibang play turn features niya, which is evolutionary system and then quest and ranking system. So, medyo bago to, no? Yung quest and ranking system. And then, yung idle campaign rewards, ibig sabihin, siguro, naka-AFK ka, habang, siguro, yun nga, naka-AFK ka lang, and then, gumagalaw yung mga characters mo, or, mga, tawag nito, mga monster mo, no? And, nagigain ka ng kanilang coin, which is actually good. Parang bago siya sa paningin natin, no? Okay, so, saan ba inspired to? So, yun nga, yung binasa natin kaninang description. So, okay na yan. Huwag na natin basahin kasi paulit-ulit. Anyway, yun nga, kamukha nga talaga siya ng Ethermon, no, yung character. But anyway, research. Ito yung roadmap nila, guys, no. So, research game and NFT, develop Elemon NFT design, launch private sale. So, malapit na yung private sale nila. As you can see, pag pumunta kayo sa Telegram group nila, guys, dito sila magpo-post ng ano nila, ng kanilang private sale. So, makikita natin dito na may certic na contract auditing na rin sila. So, i-check natin yan, no, kung ano ba yung naging feedback ng certic sa kanila and kung may mga red flags ba. Okay? Elemon. So, ito yung mga characters, no. So, each character, kung mapapansin nyo, meron siyang tinatawag na skills. So, ito yung magagamit nyo sa PvP and sa PvE. So, like Axie, like Dragonari, may mga skills din. Pero ito, tatlo yung kanyang skills na pwede mong gamitin. So, siguro, each skill may iba't ibang effects yan, no? So, parang sa Axie Infinity, di ba? Each skill may mga effects yan. So, limang klase ng Elemon meron. Okay? So, hindi natin alam kung anong class to. Okay? Let's assume na meron silang classifications. Like, for example, ito, Earth class. And then, ito, Lightning class, something like that. Ito, Earth class. And then, ito, Fire class. Ito, ganun din, Fire class din. So, let's assume na may mga classifications din yung characters dito, no? Kapareho ng ibang games like Dragonari and also Axie Infinity, di ba? Yung mga i-release pa lang na game. So, ito na yung pinaka nakita ko sa kanila, no? Well, confident yung mga owner. Okay, so meron ditong co-founder, CEO, si Chung Nguyen. So, nakalagay yung mga experience nila dyan. Double check na lang natin, no, kung nag-exist ba talaga si Chung Nguyen. Chung Nguyen. Yan. Tingnan natin kung nag-exist ba to, no? So, LinkedIn developer. Tingnan natin kung nag-exist ba siya. So, pwede naman sila maglagay lang ng random picture dyan, tas lagyan nila, invento sila ng pangalan or whatsoever. So, check natin, okay?
Isa lang, check lang natin isa. Then yung iba, the rest, pwede nyo naman i-check eh. By your own. Check nyo na lang sila by your own. Kasi medyo mabagal yung internet ko, no? So, ayun nga. But anyway, while we're waiting for the LinkedIn profile to load, punta tayo sa advisors nila, no? So, ito, si Hong Nguyen, advisor daw nila. And co-founder siya ng Moon Knight Labs. Kung hindi kayo familiar sa Faraland, okay, ito yung owner nun. So, ibig sabihin, yung credibility ng kanilang advisor is mabigat. Okay? Pareho yan. Taga Faraland sila pareho. Pero Vietnam sila eh. Medyo nakakatakot pag Vietnam, di ba? Pag galing ng Vietnam. Pero Faraland has been existing for a long time. Okay? So, I could say na seryoso sila sa project na to. So, Chungwe. Teka, kamukha niya ba yun? Kasi may hawak siyang aso dito eh. So, tignan natin ah. May iba pa ba siyang picture dito? Portugal to, nakalagay. Parang ang layo naman, parang babae yung... Ayun o, babae to eh. Hindi naman to lalaki. So, hindi natin alam no, kung anong pangalan nito sa Twitter or LinkedIn. Pero ito yung lumabas sa LinkedIn profile eh. So, hindi natin alam kung legit ba talaga to or hindi. Pero as you can see here, okay, si Chung Nguyen e babae. Okay? So, yun. But anyway, meron dito kasing nakalagay na 10 years na siya sa game eh. Sa pagde-develop ng isang game. So, tignan natin, no? Tignan natin yan in the near future kung maganda ba yung kalalabasan ng game nila. Okay? And then, ayun nga, back up by Moon Knight, Faraland, 590 Ventures, Blockchain. So, check nyo na lang po itong mga profile nila. So, pwede nyo na may click. Makikita nyo yung Faraland. So, ito existing si Faraland. And kung mapapansin nyo, no, sa ganitong klase ng website, matagal na siya. And pinagpapaguran yung project. And kung mapapansin nyo, may mga presyo. No, kunwari, isang character dito, check nyo. So, may makikita kayo na may mga price dyan, no? So, hindi natin makita. Teka, connect natin yung wallet ko, okay? Pero wala naman tayong planong bumili. Kasi medyo mahal na din dito, eh. Medyo mataas na yung price. Armor lang itong pinapakita nila. Teka, clear filter tayo. Armor lang itong pinapakita nila, no? But armor lang. So, parang mga design lang, no? Pero yung mga character, parang wala silang nakasale na character. Diba? So, medyo mahal na yung mga NFTs na to, no? So, ibig sabihin, partner nila si Faraland or nagbibigay sa kanila ng advice si Faraland, no? In which, maganda yung credibility ng mga advisors nila. But we'll never know. Again, NFT games right now are 100% risky. Hindi natin alam kung magtatagal. And based sa nakita natin, no, sa pagre-review pa lang natin nito, eh, may mga ilan-ilang mistakes na akong nakikita and ilan-ilang red flags na rin. Of course, pag sinabi mong ganitong project and nakilala mo na parang Vietnam yung owners, eh medyo sketchy sa'yo, no? Which is pareho tayo ng thinking. Kasi nga, ang daming Vietnamese na may ginawang kalukuhan in the past few days, few weeks, and ang daming nawawalang server or nawawalang game na NFTs right now. So, napakasakit nun. But anyway, pumunta na tayo sa white paper nila. No? Hindi na natin to babasahin. Hindi na natin babasahin to. Kasi sabi ko nga sa previous video ko, none of this makes sense hanggat hindi pa to nare-release. These are just projections na gagawin nila in the future. But it doesn't mean na lahat ng to ay magagawa nila. Okay? Ganun tayo. Kung susunod sila sa white paper nila, possible. Sa roadmap nila, possible. Pero, if there are changes in the middle of the project, then medyo matakot tayo. Okay? Ganun kasimple. So, introduction. So, yan. Basahin nyo na lang. Kasi hindi na tayo magbabasa ng white paper dito. Ang basahin natin, guys. Okay? Ang basahin natin is ito, yung idle campaign. Kasi dito ka kikita ng pera, eh, diba? Yun naman yung gusto nyong malaman, eh. Paano ba tayo kikita ng pera dito? So, Idle Campaign is an activity in which players may collect materials to utilize the power of each other elements when joining PBE. So, kailangan mo mag-AFK at least or maximum of 12 hours para makakuha ka ng additional resources.
rare chance of getting Universal Stone. We're not really sure kung saan yung magagamit yung Universal Stone, no? Pero once na ma-release, gagawan ulit natin siya ng update. Rewards are calculated by minutes. Players can obtain resources including character XP, element XP, skill XP reward. Players are allowed to replay the previous maps but the reward will be less. So habang nagpo-progress ka, parang Axie Infinity, no, nagkakaroon ka ng mas matataas na SLP reward. So parang ganun din dito. Habang nagpo-progress ka sa map nila or sa adventure, I think sa PBE feature nila. Okay? And then players use energy points to participate in this activity. So may energy din sila. So most likely parang Axie Infinity yung gameplay nito, no? Then PvP battle, players build their own base on an island. Players can put the elements in the stronghold to defend themselves from attack. So ibig sabihin, no, meron din siyang, kunwari sa PvP, pwede ka ring atakihin. So meron kang mga defenders doon, parang COC naman. So hindi natin ma-figure out, hindi pa natin makita, pero based on the trailer, para siyang Dragonari. Okay, para siyang Dragonari doon sa gameplay na nakita natin earlier. Okay? Tournaments and esports, of course, coming soon. Ito pa. Okay. Coming soon. Bakit double M to? 'Di ba? Ginawa niyo yung communication eh. Coming soon. Coming soon, tol. Tanggalin niyo isang M, parang awa niyo na. I-correct nyo naman yung mga spelling nyo, no? Ito pa, introduction. Dalawang beses pa. Hindi na kontento sa isang pagkakamali, no? Introduction. Lagyan nyo naman ng C. Diba? Kulang ng C, eh. Anak ng weteng kayo. Pag gagawa kayo ng project, make sure naman na double check nyo yung spelling. Diba? Double check nyo yung spelling, double check nyo yung grammar. Diba? Kasi meron at merong meticulosong investor. Okay? And pag nabasa nila to, okay, ayun pa lang, pag nabasa nila yan, guys, automatic, meron ka agad sila sa, uy, red flag to, mali yung spelling, diba? Punta tayo sa Twitter nila, no? So, Twitter nila, 19 followers, which is good, kasi nag-start sila August. Hindi manufactured or hindi siya true paid ads na kuha. So, one following lang, so medyo snubber tong, ano na to, no, page na to. So, meron na rin silang Certic, so check natin 'yan, no. And then saving Elematris. So ayan, ito yung mga advertisement nila, no. So kunin natin 'to, pwede natin 'tong magamit as thumbnail, no. Kukunin ko 'yan. So tingnan natin yung mga comments. So ayan, no, may partnership nga sila with Faraland. So ibig sabihin, medyo maganda yung magiging future nito, just like what happened to Faraland right now na medyo mahal na yung mga NFTs, no? And kung nakauna kayo sa mga ganitong klaseng NFT, in the future, malaki na rin yung possible na maging value ng inyong NFT. If, only if, itong company na to or itong developers na to is willing to hold much longer in their project and sustain it very well, no? Kapag sinustain nila itong project na to, kayo yung merong advantage, yung mga early investors. Okay? So, ayan. So, makita naman natin dito. They're always making progress. So, ito yung mga dragons mo siguro. Ito yung pang lobby mo, no? Makikita mo lahat ng iyong monsters, no? Elemon monsters. So, may mga level din. So, ayan. Mga trailers. Okay? Strategic partnership with Moon Knight. So, hindi lang siya basta-basta ng company, and they're trying to work things out para naman maging magandang gameplay nila. But please, developers, okay, I'm gonna send this video to you and just watch it entirely. If you need to have a translator, then do it so that you would understand what I'm saying here, okay? But please correct the spellings because this might, you know, cause a lot of difference in terms of the investors na papasok sa inyo. Okay? So ganun lang. Nakita naman natin na medyo transparent yung team, no, pero hindi natin mahanap. Sana mas maganda kung pagka nilagay niyo nila yung picture nila dito ay naka-link na rin yung LinkedIn profile ng mga tao na to para makagawa tayo ng background check. So
there's a possibility na tinan nyo to, magkamukha halos oh. So parang ano lang. Parang magkamukha eh, no? Tapos kulay lang ng buhok yung pinagkaiba. But then again, hindi natin alam eh. So, ayan. Ito, medyo iba naman yung mukha niya. Ito, iba din ang mukha. So, ayun. But anyway, overall, medyo maganda yung kanilang website, no? Yung design ng website nila, hindi naman siya mukhang tinipid. Pinagpaguran siya, no? With the designs and also yung trailer. Trailer, mapapansin nyo din na hindi siya basta-basta, no? So, ganun siya kasimple. May mga animations, maganda yung itsura ng mga characters. And yun lang. Anong say ko dito, no? Anong say ko dito? There's a 50-50% chance na maging successful to. But then again, there's always risk. Andun tayo sa risk meter natin na kailangan, pag nag-invest ka dito, hindi all out. Okay? Mag-invest ka lang yung kaya mo lang. Yung sapat lang. Huwag ka masyadong mag- invest ng malaki kapag hindi pa gano'n na-release. Kasi sabi ko nga, none of this makes sense until ma-release yung game itself. And pag na-release yung game, doon natin makikita yung value niya and also yung potential niya. Diba? Like Dragonari. Diba? Maraming nag-expect sa Dragonari. And pagka-release nung game, boom. Diba? Almost lahat nag-enjoy kasi nga, kahit na hindi ganun kalaki ang kita, eh free-to-play naman siya. Diba? Free-to-play si Dragonari. You can still earn set tokens or coinary token without investing anything. So, pwede ka pa rin kumita. Pero maliit nga lang. Barya nga lang. But then again, it's a free-to-play game. Okay? That's the concept na meron sila. And I hope, eto, pwede rin to sa mga tao na, or pwede rin na free-to-play game to, and maka-earn din sila ng tokens while not investing in the game. Pero maganda naman din na merong investment para at least mabayaran yung effort ng mga developers, di ba? So, kumbaga lahat naman tayo, pagka meron tayong ginagawang something, kailangan ma-reward din tayo doon. Di ba? So, ganun kasimple. But, let's hope for the best in this project. Pero, I'm not saying na mag-invest kayo agad ng malaki, okay? Testing the waters din ako dito. Tatry ko siya, guys. Okay? Pero I'm not saying na mag-invest kayo, no? I will do it on my own risk. And please make sure you do your investments at your own risk as well. Bago kayo mag-invest, eh, tignan nyo muna. Okay? So, ganun kasimple. But anyway, maraming salamat sa panonood. I hope may natutunan kayo sa video na to. And guys, please, mag-subscribe na kayo, no? Yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, 91% kayo, mga tol. Subscribe na kayo sa ating channel to support my channel as well. And we will continue to make videos like this. And maghahanap pa tayo ng ibang NFT games na sustainable. And those NFT games na hindi sustainable, i-expose natin kaagad sa channel na to. Maraming salamat ulit sa panonood. And peace out.